Ano ang chronic kidney disease? Ang kidney o bato ay bahagi ng ating katawan na nagsasala ng ating dugo upang matanggal ang toxins o dumi. Ang chronic kidney disease o CKD ay ang talamak na paghihina ng mga bato. Ito ay nangyayari kapag ang mga bato ay unti-unti nawawalan ng kakayahang gumana. Ito ay panghabang buhay na sakit na hindi gumagaling. Maaaring sanhi ito ng mga sumusunod: diabetes, alta presyon, pagbabara sa daluyan ng ihi, obesity, at paninigarilyo. Mataas din ang tiyansa magkaroon ng CKD kapag may kamag-anak na merong CKD at edad 60 anyos pataas. Ang CKD ay binansagang silent killer dahil karamihan sa mga taong meron nito ay hindi agad nakakaranas ng sintomas. Madalas na lumilitaw ang sintomas kapag malubha na ang kalagayan ng mga bato. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga sintomas at senyales ng CKD. Madaling mapagod, nagsusuka o nasusuka, hirap mag-concentrate, pangangati ng buong katawan, masakit ang tiyan, hirap sa paghinga, hirap makatulog, pamamanas, nawawala sa sarili, kawalan ng gana kumain, pagbawas ng libido o sex drive, pamumuo ng kidney stones, pamamaga ng katawan, at pamumutla. Maraming komplikasyon ang sakit na ito dahil hindi nasasalan ng maayos ang mga dumi sa loob ng katawan. Maaaring makamatay ang CKD kapag hindi ito naagapan at lumala. Ang CKD ay may limang yugto o stages. Sa stage 1, normal ang takbo ng bato, ngunit ang ihi ay nagpapakita ng senyales ng sakit sa bato. Samantalang sa stage 2, hindi pa gaanong naaantala ang takbo ng bato. Bahagyang tumitindi ang impeksyon sa bato sa stage 3 ng sakit. Sa mga pasyenteng may stage 4 CKD, lubhang apektado na ang function ng bato. Kapag humantog sa stage 5, halos hindi na gumagana ang bato at maaaring tumuloy sa kidney failure. Paano nalalaman kung gaano kalala ang CKD? Nalalaman ang kalusugan ng kidney sa pamamagitan ng pagkuha ng GFR o ang glomerular filtration rate. Kapag mas mababa ang GFR, ibig sabihin ay mas malala ang kalagayan ng kidney. Mahigit kumulang 20,000 Filipino ang namatay dahil sa sakit sa bato, kung kaya't ito ang pangpito sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga Filipino. Isang tao ang nagkakaroon ng kidney failure bawat oras. Patuloy namang tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng CKD. Sa kasalukuyan, mahigit 5,000 ang sumasailalim sa dialysis. Bawat taon, ang bilang na ito ay nadadagdagan kung saan may 10-12% o humigit kumulang na 500 karagdagang pasyente. Kaakibat nito, ang patuloy na pagtaas ng gastusing inilalaan ng Department of Health para sa dialysis. Noong 2016, nagtala ito ng humigit 8 billion. Patunay na isa itong mabigat na suliranin. Ang alokasyon ng budget para sa PhilHealth ay 37.1 billion at 22% nito ay napupunta sa dialysis. Dahil sa patuloy na pagkawala ng kakayahan ng bato na linisin ang dugo, hindi pagpanatili sa tamang level o dami ng tubig at mga kinakailangan mineral sa katawan, at paggawa ng mga hormone, maaari itong magdulot ng mga komplikasyon. Ilan sa mga ito ay may kaugnayan sa kinakain, iniinom, at nutrisyon ng isang taong may CKD. Isa na dito ang pagpunta ng protina mula sa dugo patungo sa ihi. Dahil dito, mababa ang level ng protina sa dugo o ang tinatawag na hypoalbuminemia at mataas ang level ng protina sa ihi
o ang tinatawag na proteinuria. Sumusunod ang tubig sa protina, kaya't madalas umihi ang isang tao na may CKD. Maaari ding gamitin ng katawan ang mga naka-impact na protina sa muscles o kalamnan dahil sa kakulangan ng kinakain o pamamanas at pamamaga. Dahil dito, ang taong may CKD ay kapansin-pansing nangangayayat at mas madaling mapagod. Dahil sa patuloy na pagkawala ng kakayahan ng bato na linisin ang dugo, tumataas din ang level ng potassium o hyperkalemia at kolesterol o taba sa dugo. Ilan sa mga sintomas na kaugnay ng mataas na level ng potassium sa dugo ay mabilis na pagtibok ng puso, pamamanhid ng paa at kamay, at paninikip at pananakit ng dibdib. Ang labis na dami ng likido at asin sa katawan galing sa dieta ay nagre-resulta sa pamamanas na nararanasan ng mga taong may CKD. Ang labis na asin ay kaugnay din ng pagkakaroon ng alta presyon. Ang mga taong may CKD ay karaniwang walang ganang kumain, kaya't nagkakaroon ng kakulangan ng wastong dami ng bitamina at mineral sa katawan ng nagiging sanhi ng micronutrient deficiency na nagdudulot ng sakit tulad ng anemia dahil sa kakulangan ng iron at mahina na buto dahil sa kakulangan ng vitamin D. Ang wastong nutrisyon sa pamamagitan ng medical nutrition therapy ay kinakailangan upang maiwasan ang patuloy na pagkasira ng bato at ang mga sintomas at komplikasyon nito. Paano ba ginagamot ang chronic kidney disease? Una sa lahat, kumonsulta ng maaga sa inyong doktor. Pag-usapan ang mga susunod na hakbang at inaasahang kalalabasan ng pagpapagamot ng CKD. Kung maaari, pagplanuhan na ang potensyal na kidney transplantation. Pangalawa, pabagalin ang paglala ng sakit. Uminom ng mga resetang gamot na nagpapababa ng alta presyon tulad ng ACE inhibitors o angiotensin receptor blockers at SGLT2 inhibitors. Kailangan din ng isang healthy lifestyle. Tigilan ang paninigarilyo at planuhin ang dieta at mga kinakain. Sikapin na sapat ang kinakain na individual na may CKD kada araw. Hindi labis, hindi kulang, para makuha ang angkop na enerhiya at sustansya na kinakailangan. Kung malubha ang CKD, limitahan ang pagkain ng mayaman sa protina. Ito ay makakatulong mapabagal ang paglalaan ng CKD. Dahil limitado sa araw-araw, maaaring piliin ang mga pagkaing mataas ang biologic value o naglalaman ng kompletong protina tulad ng mga isda, itlog, manok, at karne. Hinay-hinay din ang pagkaing matataas sa potassium tulad ng mga dalandan, saging, patatas, kamatis, puting kanin, cereals, pagkain ng mula sa gatas, tinapay, mani at pasta. Kailangan din bawasan ang pagkain ng mga matataas sa calcium ng gatas, yogurt, keso, kangkong, kalabasa, okra at tulya. Ang pagkaing mayayaman sa phosphorus tulad ng pinipig, tsokolate, keso, pula na itlog, sardinas, lamang loob, at mani ay dapat ding bawasan. Dapat din bawasan ang pagkain ng mga mayayaman sa asin tulad ng sitsirya, tinapay, delata, keso, at toyo. Kinakailangang iwasan din ang mga matatabang pagkain na mataas sa kolesterol tulad ng mga prito, gatas, keso, matatabang karne at itlog. Dapat namang taasan ang pagkain ng fiber na makikita sa mga prutas, gulay, mais at whole wheat na tinapay. Sa tulong ng isang registered nutritionist dietitian, kayang ma-achieve ang dieta na makakatulong pangalagaan ng inyong mga bato na swak para sa iyong personal na hilig at pangangailangan. Pangatlo, gamutin ang pinagbabatayang sanhi ng CKD tulad ng diabetes,
mataas na alta presyon, glomerulonephritis, interstitial nephritis, polycystic kidney disease, pagbara ng urinary tract, pyelonephritis o impeksyon sa bato, at iba pa. Pang-apat, gamutin ang labis na pangangayayat. Pwedeng taasan ng bahagya ang pagkain ng protina kung nakikitang may nephrotic syndrome o nagtatapon ito ng protina sa ihi. Kailangan uminom ng oral nutrition supplements kung hindi na sapat ang pagbabago sa diet. Kung hindi na sapat ang oral supplements at pagbabago sa diet, kailangan na itong ilipat sa enteral feeding o pagpapakain mula sa tubo. Kung lahat nito ay hindi pa sapat, total parenteral nutrition o pagsasali ng sustansya diretso sa ugat. Panglima, gamutin ng anemia gamit ang erythropoiesis stimulating agents tulad ng erythropoietin or darbepoietin alpha. Sa mga pasyenteng may iron deficiency, dapat muna mabigyan ng iron supplements bago masalinan ng mga ESAs. Pwede din salinan ng dugo ang pasyente kung lumalala na ang anemia. Pang-anim, gamutin ang mataas na cholesterol gamit ang mga gamot tulad ng atorvastatin at fluvastatin. Gamit ang mga payo na ito, huwag kalimutan na wastong pangangalaga ng aking bato, kaya ko!